Sabi nga ng matatanda, pag tawa daw ng tawa, mamaya utot ng utot. Salamat. Alam ko kanina talaga kung hindi ako gising na lahat siya, hindi ako magigising na. Sarap na tulog ko. Kumain na kayong lahat? Oo. Ito, tatain na lang. Pag nakatulog na siya. Para namang ibababa mo yung call pag nakatulog na. Sino ba binabantay ni Jackie? Driver, no? Sino ba binabantay ni Jackie? Sarili niya? Pwede naman ako mag-up. Kahit nakakal. Iyak mo. Hindi naman yung marang. Hindi naman yata paritinig, diba? Hindi. Tsaka dapat na iparinig eh, para share blessing. Mag-mute ka na lang. Nagbaba si Papa kay Katrina. Putaan na mo. Oo nga, wala lang ka. Uy, saan yan? Nga, pag-web ang ulo ko sana. Nahuli. Ang ganda ng maputi, no? Matingin. Bagal-bagal mag-uwi. Alam mo yung isang ano, lagi ko siyang nakikita na naka-live. Lagi siyang ano eh, top 1, top 2. Sa ano, sa mga nag-kissing live. Alam mo, nagdi-dildo siya sa ano niya. Pag nababagsakan siya ng ano, ng 100, nagdi-dildo siya. Hindi siya nababan? Nababan, ay pabalik-balik siya. Tsaka yung sinasabi nyo, walang bra. Ay, wala yan. Yun yung pinapasok ako. Talagang naglalakad sa harap na screen niya. All the way. ang mali lang dito kay Bico, di ba binaban niya kapag hindi nila pinapermaban eh. Mm-mm. Correct. Iba na siguro may-ari ng Bico ngayon. Manyak na. Tapos yung iba na wala namang ginagawa. Kunyari, hindi nakita yung tetra pack. Tapos yung straw lang na puti. Nagkakaroon ng warning. Kasi iba yung iniisip. Iba-iba na ngayon ng ano ang bigo. Puro sexy na nga lang to eh. Parang ano siya, virtual ano. Yung mag-pick up girl, gano'n. Gano'n na ngayon ang bigo. Virtual lang. Advantage naman doon sa mga babae yun kasi syempre yung iba na kaya. Para na siyang ano, hindi ambigo hindi na lang sumama. Hindi na siya nalalayo sa ano, sa contract. Oo, parang gano'n na. Mm-hmm. Dati okay dito eh, kwentuhan lang, okay na wala nag-hotline. Ngayon, ako, konti na lang nagkakwentuhan, mas marami na nagpapasay. Malaking perang napasok eh, kay Bigo. Alam mo ba, di ba? Ano, pinasok ng ano, nagkaroon ito ng mga yung mga nag-ano, nag-hosting, di ba? Ngayon, pinasukan nila ng ganung bagay kaya mas malaki yung nakukuha nila. Oo. Mas mabilis. Pag pera rata, mas malaki. Pag maraming nagbabagsak, tuwan-tuwa ang Bigo kasi sa kanya rin yung pumapasok eh. Totoo. Yun, kaya good sale eh. Pero kasi may iba din yung spender kasi Kuya Fox na wala, ayaw na rin dito kasi nga ganyan yung pamamalakad. Oo. Ano, sigurado. Siguro, sabi natin mga 50% ng spender talaga dito. Naumay na rin. Naumay na. Mm-hmm. Yung iba, dadaan na lang. Kaya kapag na dito pa yung host nila,
bumabalik sila dito saglit para sa PK nung araw, tapos babalik ulit. Dati kasi ang point ng spend ng diamond dito, palakasan ng PAM. Ngayon. Dati talaga totoo. Ngayon, palakihan na lang ng mata. Totoo. Saka paramihan ng tulunan laway. Correct. Yung iba kaya nag-i-spend ng malaki kasi yun niya. Iwa 1B1 ng live na all the way, ganun. True. Totoo yan. Blue 1 nalik ka dito. Andito ka pa pa. Hindi ka up ka, Blue 1. Minsan nga, nabuwisit ako pag napapadala ko sa mga hot live. Tapos maririnig ko, oh, bagsakan nyo na ako, gato, ganyan, mga video, ganyan, ganyan. Kasi nag-PPM na rin ako sa ito, oh, may patala kayo sa mga ano, site, wala pa diamond. Oo. Hubad lahat ka ako. Pinapanood kami, Kuya, talagang pinapakita niya lahat, pati yung ano niya. Lahat, lahat talaga. Ano yun ah, local yun ah, local yun ah, hindi yun pang hindi yun sa international, ano talaga siya. Tapos lahat nung, parang may nabugaw na nga sila. Yun yung ano dito eh, yung kinukwento ko sa inyo, yung nagdi-dildo. Talagang iniano niya sa camera niya, kita nga ang bahay bata eh. Hindi pa. Gawa hindi ganito eh. Tapos hindi naman na-prepare na ba? Hindi. Ano lang. 10 minutes lang. 10 minutes. Oo, gano'n na. 10 minutes lang. Ano pa yun naman? Dapat permaban ka. Samantalan dati nakita ka naman ni Garillo, wala permaban ka. Hindi ka kasi famous. Kuchilyo, ganyan. Hmm, permaban. Hindi kasi famous. Nag-appeal ka naman. Oo, kasi konti lang yung ano, hindi sila kikita. Unlike kapag nagpapasexy, kikita. Parang mm-hmm. Yung sabi nila, okay lang yan, sexy, ganyan to, ganyan. Pa-epe lang sa Bigo eh. Mga sigaret, wala. Dapat nga, sa sunod na update ng Bigo, ang palitan na lang pangalan to, dato, Bigo porn ng ilagay. Totoo. Ano yun? Kasi yung may ano na ngayon, hawak kayo ng Bigo. Total, yun din naman ang kanilang sinusuport eh. Baguhin na nila ang pangalan para sa marami pang mga mainggan nyo. Pa-epal naman yan si Bigo. Kunwari, hey, ban. Tapos tanggalin nila yung mga ban-ban na yan. Oh, di ba? Bobo din eh. Wala kasi talaga, no? Palakasan yung mga basagan lang dati. Oo, oo. Mas kila sa lapresa, sa AE. Manonood ka lang lagi mga basagan eh. Mapapanood mo ngayon, puro mga nagsasaya. Mas gusto ko yung basagan. Sino nga yung kilala kong magaling yung basag? Si AE, si AE. Tama, si AE na Ems. Wala na. Si Ems. Si kasi sa basagan. Kung nag-o si Ems. Oo, sa basagan kasi si Ems eh. Eh ngayon, natalo siya ng mga pakubad-hubad. Hosting lang. Oo, oh, gano'n na lang siya ngayon. Si Kalasag, wala na din. Wala na. Din, ano, sila, ano. Yun lang dati, talagang puro ba naman na yung mga, ano, may tapos pinagtatandem dati, di ba, pinagtatapat dati si, ano, si Kalasag, saka si Ames. Mm-hmm. Nagbabasagan sila ng dalawa. Wala, ngayon. Ang, ano, ang custom cellphone stand na sa tuktok, paano, para makita yung cleavage nila. Kahit nga naliligo, daladala yung cellphone eh. Putrangis na mga yan. Oo, hi Ars lang ako po. Isa pa to. Hello. Ate! Kamusta? Baka akala mo, kamil kami dito ha. Hindi kami mga kamil, mga tao kami. Ay, ganyan pa may mga umaakit, please. Kayo na kunyari, makikipagkaibigan. Ipapakita na nila yung babae nila. Oh, oh. Yung iba naman, pinapakita yung cellphone sa bulob ng kumot. Yeah. Kaya akala nila lahat na naglalive dito may ganun. Mm-mm. Kamusta ka, Ate Ace? Uy, sino yun? Kuya Vina yun, diba? Mm-mm. Isang trabaho pa daw siya, no? Pwede rin naman, lalo't kung double pay. Dapat kayo. Sabagay. Nag-iuso pahinga. Ay, tao, napakasipa. Ito, nag-yumaman. Sabag. Pero nakilala ko kasi si Ate Ace dati masipag na. Parang iba pa
Ngayon tamad na. Sa office, meron pa siyang work from home. Kumbaga pag uwi niya galing office, magwo-work pa siya ulit. Para din ang oras ko tulog. Tapos papasok ulit. Hindi na sapat yung isang sa Pilipinas, nako. Mahirap ang isang trabaho lang, hindi sapat. Nako, wala. Saan lang, sa laki ang bilihin dito. Kahit nga mag-double job ka dyan, wala. True. Nakakasabay, pero sabi mo yung makakapag-ipon ka pa, hindi papasok yun. Nakakaipon lang talaga, Kuya Pax, yung mga nang ibang bansa, no? Mm-mm. Totoo yun. Kung hindi, maluhok ako, no? Kasi hindi pa kasi ako lumawak ng pera niya. Na bebe? Kahit nasa ibang bansa, parin pinapadala hindi marunong umawak ng pera. Oo, yun lang. Ayun lang, totoo. Hindi rin. Nasa nagpapadala yan. Sa akin, walang problema kapag hindi ka marunong umawak ng pera. Oh. Kasalanan mo yan. Ngayon, pagka hindi pa tapos sa isang buwan at wala ka ng pera, pasensya ka. Ganun lang yun. Okay. Mindset kasi ng Pilipino, porque ito, FW ang kumag-anak niya, sa pala niya. Oo, andun na ako, mindset nila yon. Pero, ang hindi nila naiintindihan, ang OFW meron yung sariling mindset. True. Maski din naman dito, bebe, minsan naiirita naman ako. Di ba kasi yung kamag-anak ganon? Pag alam nilang call center ka, ang dating lagi nila, wait lang nito si Jilly. Ang ano kaga nila, uy, ang laki ng sweldo mo. Feeling nila pag nasa call center ka, ang sweldo mo, 35,000 and above. Yun ang di nila alam. Sinasabi nila, o, ang trabaho mo, call center. Uy, di ang yaman mo na kasi call center ka. Eko, ha? Bakit? Manager ka? Tsaka ano? Hindi. Tsaka pag kasi nabiyag yun, oh, di ayaman mo na. Wish mo lang. Di sana hindi namin tatrabaho. Ayaman na eh. Ito. Umaharap na ako pa sweldo ng call center. Ay, Diyos ko. Ilibre ko pa sila. Mga pag sabi nila, edi mayaman ka na. Sagot ko naman. Di sana ako na ako.